Vong Navarro, magbabalik showtime na matapos makalabas pansamantala ng kulungan. Prayers can definitely move mountains. Ang pananalig sa Diyos at taimtim na dasal ang isa sa mga pinakamakapangyarihang bagay sa lahat. Dito kumapit ang lahat ng naniniwala, nagmamahal at sumusuporta kay Vong Navarro at sa kinasangkutan nitong krimen. At nitong nagdaang araw, napatunayan nila na ang kanilang pananalig at pagdarasal sa kanyang seguridad at kalayaan ay walang duda na nakatulong para muli nila itong makasama sa darating na Kapaskuhan. Inilabas kasi noong December 6 ang isang pag-uutos para sa pansamantalang kalayaan nito mula sa pagkakapiit sa kulungan. Halos 4 na buwan ding nakulong si Vong dahil sa akusasyon sa kanya ng modelong si Denise Cornejo. Ang kopya ng order na nagsasaad na pinapayagan ang paglabas nito sa kulungan ay inilabas sa publiko at makakalaya ito sa halagang 1,000,000 piso na piyansa at ang buong paglilitis naman ay nakatakda pa rin para sa kasong kinasasangkutan nito. At ilang oras naman matapos ang paglabas ng court order na iyon para sa paglaya ni Vong, sinabi ni Attorney Mary Glenn Abraham Garduque, ang collaborating counsel ng TV host, na dakong 6:00 ng gabi ay nakalabas na ito mula sa Taguig City Jail Male Dormitory. Sa paglabas ng magandang balitang ito, umaasa ang mga madlang people na masugid na nanonood ng noontime show na It's Showtime na kaunting araw na lamang ay mapapanood at makakasama na nila muli si Vong Navarro. Titiyakin ang pamunuan ng show na makakasama nila ito sa lalong madaling panahon at sa nalalapit na pagdiriwang ng Kapaskuhan. Ito rin naman kasi ang hiling ng mga kasamahan nito sa nasabing TV show at narinig din natin sa kanila ang pagiging vocal sa pag-asang isang araw ay muli silang mabubuo sa programa. Magiging madamdamin nga ang pagbabalik na iyon ni Vong na paniguradong tututukan ng maraming manonood. Maaalala na isa sa mga birthday wishes ng kasamahan sa show na si Ion Perez ay ang pagiging matatag ni Vong dahil hindi ito nag-iisa sa laban niya sa kaso. Natupad ang kahilingang ito maging ng mga madlang people na patuloy ang pagsuporta sa kanya sa kabila ng kinasangkutan nitong issue. Ang kasong rape na isinampa kay Vong ay walang kaukulang piyansa dahil ito ay isang non-bailable offense ayon sa batas. Ngunit sa inilabas na order ni Presiding Judge Laura Lee Cruz Datahan ng Taguig City Regional Trial Court Branch 69, ang piyansa ay maaari lamang tanggihan kung ang akusado ay sinampahan ng isang pagkakasala na may parusang reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong at malakas ang ebidensya ng pagkakasala. Subalit binanggit ni Judge Datahan ang 3 pangunahing inconsistency sa kasong ito at isa na rito ang pagsasabi ni Denise na siya ay pinainom ni Vong ng gamot. Inamin ng modelo na hindi niya nakita na naglagay ng gamot sa kanyang inumin ang TV host at wala ring anumang medical na pagsusuri ang naganap upang patunayan ito. Records show that the complainant was able to rest, talk, walk, change her clothes, and leave her condominium to sleep at a friend's place after the accused supposedly raped her. Likewise, complainant confirmed she was not, at any stage of the incident, unconscious or fully deprived of her willpower. The foregoing statement of the complainant are, to the mind of this court, inconsistent with her claim of trauma and outside the reasonable expectation for someone who just underwent a painful ordeal. Nakumpirma rin mismo ni Denise na walang dalang arma si Vong nang mangyari ang insidente. Hindi rin siya nito tinakot at hindi rin siya binugbog. Viewed in light of the foregoing and taking the evidence presented in the bail hearings as a whole, this court is not convinced at this point that there exists a presumption great leading to the inference of the accused guilt. It must be emphasized, however, that a grant of bail does not prevent the court, as trier of facts, from making a final assessment of the evidence after full trial on the merits. Sa ilalim ng Rules of Criminal Procedure, kapag ang piyansa ay naibigay, ang akusado ay dapat humarap sa tamang hukuman
kung kailan man ito hingin ng korte. The undertaking bail shall be effective upon approval, and unless cancelled, shall remain in force at all stages of the case until promulgation of the judgment of the regional trial court, irrespective of whether the case was originally filed in or appealed to it. Sa naging panayam naman sa abogado ni Vong na si Attorney Alma Malyonga, sinabi nito na masaya ang TV host dahil dininig ang pakiusap nito na makalaya ng kulungan. Mr. Vong Navarro is very happy and grateful that he has been granted bail. He is thankful to the court which granted his petition. His family, his friends, his legal team, and all those who supported and believed in him throughout his ordeal certainly share his happiness in this wonderful development. November 21 ang mabalita ang paglipat kay Vong sa Taguig City Jail sa Camp Bagong Diwa mula sa NBI Detention Facility. Matapos ang isang linggo na matanggap ng NBI ang order for transfer ni Vong, tsaka lang ito nagkabisa. Subalit bago siya payagan na sumama sa ibang mga PDLs, kinailangan muna niyang sumailalim sa 15-day quarantine sa isang isolation cell. Naibalita noon na naghain si Vong ng mosyon upang manatili ito sa kustodiya ng NBI dahil ayon sa misis nitong si Tanya, may tangka at panganib sa buhay ng aktor. Ikinabahala ng kampo ni Vong ang kanyang seguridad sa oras na mailipat ito sa Taguig City Jail dahil sa mga pananakot na nakukuha ni Tanya. Subalit hindi ito pinaboran ng korte at sinabing hindi sapat ang mga ebidensyang iprinisinta ng kampo ni Vong upang mapaboran ang kanilang petisyon na huwag itong mailipat ng kulungan. Mas kinatigan kasi ng korte ang inihain na manifestation with urgent motion ng kampo ni Denise Cornejo para sa agarang paglipat kay Vong sa City Jail. It is respectfully prayed that the instant manifestation with urgent motion be resolved urgently, and that the Honorable Court issue an order directing the proper officer of the National Bureau of Investigation Detention Center to immediately transfer the accused from the National Bureau of Investigation Detention Center to Taguig City Jail. The rules of court provide that the arresting officer should bring the accused to the nearest police station or jail without unnecessary delay. Samantala, tinanggihan naman ng Court of Appeals ang apelan ng aktor na si Vong Navarro na hinamon ang pagbasura sa mga kasong grave coercion laban kay Jet Fernandez, isa sa mga respondents sa reklamo na may kaugnayan sa kaso ng rape ng TV host. Sa isang desisyon na inilabas noong November 11, ipinaliwanag ng CA na nabigo si Vong na patunayan ang kanyang argumento dahil nabigyan ng pagkakataon ang magkabilang panig na marinig sa kanilang magkahiwalay na apela. Idiniklara ng korte na sinundan ng due process ang pagbaliktad sa dismissal ng kaso. Katwiran ni Vong sa kanyang petisyon, ang Taguig City Regional Trial Court Branch 266 ay nag-render ng mistrial na nagresulta sa denial of due process matapos na baguhin ng korte ang paunang desisyon nito at pinawalang sala si Fernandez sa kasong grave coercion. Ang parehong korte ay una nang napatunayang nagkasala si Fernandez kasama sina Denise at Cedric Lee sa pagpilit sa aktor na paaminin ito sa krimen sa isang police blotter. Sinabi ni Vong na dinala siya ng grupo ni Denise sa Southern Police District at tinakot at pinagbantaan para umamin. Ngunit ang mga record ay nagpapakita na si Vong at ang mga akusado ay hindi pinagkaita ng pagkakataon na marinig ang panig dahil kinakailangan silang maghain ng kanilang appeal memorandum. Hindi rin kumbinsido ang hukuman na may humahadlang sa hukom sa pag-usad ng kaso sa pamamagitan ng mga ebidensyang naipresenta. Mga ka-showbiz peeps, ano ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon? Send in your thoughts in the comment section below. Music.